You will find God in every place, in every person, in every situation of your life. Hi, welcome to Adrian Milag, Blog of Inspiration. You know, I remember na tuwing nagpa-park ako, lalo na sa mga crowd places, I always pray this prayer, Lord, please parking. Lord, please bigyan mo ako ng magandang parking space. And you know, every time that I say that, bigla na lang nag-drive ako, bigla na lang, one time, bigla na lang magugulat ako na mayroon kahapon lang, biglang may umalis. So, sakto nung padating ako, then ako naman yung nakapag-park doon. And yung mall na yun, sobrang busy ng mall na yun, at napakahirap talaga kumuha ng good parking space. At yung nakuha ko pang parking space, malapit na siya doon sa entrance, sa pinto. So, paglabas ko ng kotse, nandun na yung pupuntahan ko. And siguro iniisip mo, Adrian, napakababaw naman yan, diba? I mean, pati pa naman ang parking. Yes, because for me, every single day of my life, lagi ko sinasabi sa sarili ko that God is with me. Alam mo, ang Diyos, hindi mo lang siya makikita sa simbahan, where you pray, or in sa religious place, sa chapel, sa tahimik na lugar. No! You will see God in every situation, in every person, even your boss, your monster boss. Nandiyan ang Diyos sa kanya. Maybe if he even napaka-rude niya. I mean, God can use that monster boss. I mean, he can speak to you through your boss. Maybe God is teaching you something through that person. Alright? And alam mo yun, lahat eh. Nandiyan ang Diyos because God is omnipresent. Hindi mo pwedeng i-box ang Diyos sa simbahan because God is everywhere. Sabi nga, the Lord is my shepherd. Diba? I mean, God is always there for you, guiding you, leading you along the way. At hindi lang pwede na nandiyan lang Diyos pag nagdadasal ka or pag nagsisimba ka or pag nag-worship ka. No! Even in your work, in school, in your business, in your marketing, God is there for you. Alam mo, how God is speaking to you in many event of your life, in those person, I want you to be more, to reflect, okay? I want you to see Him in every person. In kasi minsan, we secluded are thinking about God, di ba? I mean, sometimes we don't open our heart to those person na katabi mo, na feeling mo mas magaling ka sa kanya, pero magulat ka na lang, mas matalino pala to, mas mayaman pala to sa'yo. I mean, even if mas magaling ka sa kanya, God can use that person to speak to you, to humble you. Alright? And kahit yung mga pangit na nangyayari sa buhay mo, you can see God in those moments of your life. I want you to open your mind, your heart, your soul every day. Because if you will be sensitive, if you will do that, you will see that God is always, always with you. And God is everywhere. And masasabi mo sarili mo na, wow, Lord, lagi ka nandyan sa tabi ko at hindi mo ko iniiwan. At kahit yung mga pangit na nangyayari sa akin, eh, nandyan ka pa din. Ginagamit mo yun to be a purpose in my life. I hope this video blog bless and inspire you a lot. And if you want more tips and inspiration from me, just visit my website at www.adrianmilag.net. At kung sa YouTube mo ito pinapanood, para lagi kang updated sa mga video vlogs na gagawin ko, all you need to do is click the bell button below this video. Okay, this has been Adrian Milag. I'm praying for you always. God bless you more abundantly. Bye!